Sir Ray, good morning po. Magandang umaga po, Sir Ted, at sa inyo po mga taga-subaybay. Opo. Sir Ray, ngayon po, kumusta ang accreditation ng WellMed? Ang totoo po, naka-up pa rin po, no, yung kanilang accreditation sapagkat meron pa po tayong ino-observe na process para po talagang ganap na mabawi po yung accreditation po nila. Pero ang update po ay alam naman po natin na ito po ay tinigil natin yung pagbabayad po ng claim sa kanila. Sir Ray, medyo I am ano ho, no? I don't know what's the right term. I'm amazed. Parang kasi yung issue po ng accreditation, magmula po ng lumantad yung mga whistleblowers noon pa daw ho, no? Sabi nga ni Tony Roque, bakit po ang tagal ng proseso para po ma-stop lang yung accreditation? Mismo si Secretary Duque nagsabi sa amin niya na ano eh, na doon ho nagkamali din po ang PhilHealth eh. Inamin niya sa aking panayam eh. Oh, tama naman po yan. Narinig ko po yung panayam nyo kay Kalihin Duque, no? Kay Secretary Duque, Manong Ted. Opo. Pero yun po, sa ngayon ay yun po yung talagang sabihin na natin po, no? Limitation dahil yun po talaga yung nasa mga panuntunan, mga patakaran po. Pero ito naman po ay inaasikaso at pinoproseso. Alam po natin na sa gitna po, no? Nung mga naging issue na po, malagana po yung issue na ito against this dialysis center. Yung talaga pong dapat na talaga na ma-actionan po, no? Sa bahagi namin when it comes to the accreditation ng ospital. Ang sa amin lamang po, Manong Ted, ay talagang ino-observe lamang po yung mga prosesong sa kasalukuyan, nakalatag. Dahil ito naman po yung talagang dapat na i-observe po natin. Proseso. Sir, ito ho, sige. Can you educate us? Ano ba ang tamang proseso? In this case po, WellMed, meron na pong stop payment at may claim na po ng paggamit umano ng mga patay ng pasyente. Ano ho? Alright. Yan po naman na mga patay na pasyente ay na-verify na. Di ho ba, no? Opo, may mga na-verify na. Na-verify na at nakakubra ho yung WellMed. Regardless kung sino saan napunta yung pera, whether doon kila Alberto o sa may-ari. Di ho ba, ano po? Opo. So, doon ba sa inyong accreditation, wala ho akong kopya ho nito, ano ho, kung meron man kayo, kung ito po'y alam po ninyo, yung pong fake claims na yon is not a ground para automatically matanggalan ka or even to suspend lamang po ang accreditation? Yun nga po, no? Hello? Yes, sir. Go ahead po. We're listening, sir. Sorry, Actually, hindi rin po ako, I'm sorry po kung hindi rin ako masyadong particular po sa proseso po na ito. Pero tama po kayo, no? Dapat talaga ay maging malaking consideration nga po itong mga nangyayari at batay sa aming investigasyon. Talaga naman pong karapat dapat na kasuhan, sampahan po ng kaso itong dialysis center na ito. Pero ipagpaumanin po ninyo, no po, kung kailangan bumalik po ako sa inyo para po ilatag ko po sa inyo at ipaliwanag, ano po talaga yung kailangan natin na ma-observe na ito? Sir, kung talagang, kung kami lang din ay gusto rin po namin na agad-agad ay ma-actionan po ang bagay na ito. Pero ang amin lamang po na ibinibigay na assurance nga po ay sa ngayon, ang amin pong pinaka-available na pwedeng gawin po ay itigil po ang pagbabayad sa claims ng center na ito. Sir, sino po ang head ng inyong accreditation? Yung accreditation department po namin. Dr. Herrera, I think. Opo. Ito ho, di ho ba ito po 'yan, no? Ito ho ba ay komite na ang mga miyembro po ay taga PhilHealth, meron din pong galing pa sa PHAPI, meron din pong... Okay. Ang tinutukoy niyo po yung accreditation committee po pala. Yes sir. Yes sir. Oo. Tama po kayo. Opo, sino pong pinakapinuno po nito? Ang pinakapinuno po niyan yung aming taga Health Finance Policy Sector po. Alright. So, again accreditation, ito po, ang ibig sabihin nito,
Kung ikay accredited ng PhilHealth, isa kang health provider, ano ho, isa kang sentro na nagbibigay po ng tulong, nagbibigay po ng serbisyo medikal sa mga pasyente, pwedeng ospital o kaya po ito hong mga maliliit po ng mga sentrong ito. Ano ho, accredited ka, meaning pwede kang tumanggap ng PhilHealth member na pasyente at yung kanyang gastusin ay maaari pong i-charge sa PhilHealth. Ganun po yun, di ho ba, ano po? Tama po yan, tama okay. po. Alright, so again, ito pong binabanggit nyo ngayon sa ating panayam, as of today, hindi pa rin po resolve ng accreditation committee yung issue whether tatanggalan ang accreditation ng WellMed o hindi. Kasalukuyan pong nire-resolve po yan, Manong Ted. Hanggang sa mga oras na ito, hindi pa rin po resolve ang issue ito. Opo. Okay, well said po, Ginoong Balena, and we say thank you ho sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa, sir. Apo. Maraming salamat din po sa panahon na binigay niyo po sa amin. Nawa ay mabigyan daan niyo pa po kami kung meron po kaming update ukol sa bagay na ito, Manong Ted. Apo, apo. Salamat po, Sir Ray. Thank you po sa panahon. Thank you. Sec, good morning po, Sec. Ay, good morning sa'yo, Ted. Pasensya na. I'm on my way to Bicol. Hindi ako sa doon aeroplano, pero okay lang. Opo. Sec, na-interview ko po yung deputy spokesperson po ng PhilHealth, no? Si Mr. Balena. Ang sabi niya, as of today, hindi pa rin resolve yung issue ng accreditation ng WellMed. Alam mo, yan ang isang pinasisilip, pinaaral natin. Kasi nga, yung accreditation committee na yan, mukhang dyan ang may problema dahil itong sa WellMed, yung in-elevate sa kanila ng PhilHealth National Capital Region, ang recommendation to withdraw the accreditation of WellMed. Pero ang nangyari, ibinalik nila at humihingi pa ng karagdagan na ebidensya para maitatag na talagang absolutely may sala sila. Sabi ko, why do you do that? Eh, hindi naman ito criminal proceeding. This is just an administrative proceeding. You do not have to demand for a proof beyond reasonable doubt. You only need substantial evidence. Yun ang sabi ko sa kanila. Anyway, yan ang akin na pinaalam sa kanila na very dismayed ako sa nangyari na yan. So hindi ko maintindihan kung bakit yan ay lumalabas na hanggang ngayon daw. Hanggang ngayon? Yes. Ngayon? Until now. What a terrible. Nakakasama naman ang loob yan. Anyway, let me call them up and find out ano ang basis niya by saying that. Kasi all the while, alam namin ito ay i-withdraw na dapat yan. Long overdue yung withdrawal na yan eh. Long overdue. Sec, kasi po, once you are still accredited, although may stop payment ka, you can still accept PhilHealth members as patients, right? Baka yun ang iniisip nila yung mga pasyente na kung may legitimate naman na mga nakakapag-dialyze doon, eh kung sasarahan o i-disaccredit, eh kailangan ayusin nila kung saan sila lilipat na dialysis center. Yun ang dapat gawin ng PhilHealth. Dapat alamin kung saan sila ililipat. Siguro nag-aalangan sila na baka mahirapan yung pasyente na ilipat sa mga karatig dialysis centers. I don't try to find out. Yes sir. I really don't know what's the reason behind it, but although we understand ano po ang sitwasyon nga po ng mga pasyenteng possibly pong binibigyan ho nila ng medical services, but kahit na alam niyo yun, Sec, sa gitna po ng klaro naman ho na sabi sa akin ni Mr. Balena, klaro naman ho na talagang merong patay na ikinlaim pa at nakapagbayad nga ang PhilHealth. So, ano pang ground mo? Ano pang ground ang pwede para po dito po sa usapin po ng accreditation cancellation? Ang sabi ho daw nila, talagang may prosesong sinusunod. Yan ang hindi ko ho talaga maarok sa sekretary. Pareho tayo. At akin nga ang tatawagan, pagkababa ng telepono ito, ako ay tatawag sa OIC, si John Basa. At sasabihan ko siya, what the heck is happening here? Kahit long overdue niya, alam niyo na yan. August pa yan last year. O, ano ba? August, September, October. Sige, apo.
Opo. Opo. Sige po, Sec. Medyo choppy. Oh, yes. I'll do that. Opo. Okay. Salamat po sa pagtugon sa aming tawag, Sec. Opo. Thank you. Sure. All the time. Thank you, Sec. Opo. Thank you.